Sasa, anong feeling? First, sinimalaya mo. Kasama mo agad si Marian Rivera. Ay, hindi ako kinabahan ng my God. Ala! Diyos ko, nakakaloka. Pero yun nga, super happy ako, super thankful ako kay Direk Kip at saka syempre sa lahat ng bubuo ng balota dahil alam mo naman, di ba, ang film na to talagang pinaghandaan talaga nila ng malala. So pinaghandaan ko din ng malala, di ba? So sinuper skincare ko to ng malala, di ba? Ay! Di ba? Nagpagluta, di ba? Alam! Nagpagluta, nagpa-collagen, ganon. Ayun, hindi ko na mahahabol yun. Yung mga ibang artista na lang hinabol ko. Charing. Pero anong role mo dito, Sasa? Isa po akong baklang kanal dito, yes. So talagang ano, from my own experience, and very personal yung role for me. And baklang barangay to, which is isa sa mga experience ko din. Kasi sa amin kasi talagang baklang barangay ako at papansin, di ba? And usually naman talaga mga bakla talaga, yan yung mga talagang may eksena sa politika ng ating barangay, di ba? Dahil kami ang mga papansin at nakakakuha ng boto, nakakauto kami ng mga boto, di ba? Ganon. Oh, speaking of that, yung si Kit, sobrang known siya for that kind of story. Makakip ka naman. Politika. Direk Kit, ano ba? Kababata mo. Kaya siya sa mga ganyang story. Paano ka napauulito? Kasi kilala ka rin being a critical artist. Ay! Critical artist, nakakaloka. May mga sayka lagi. Paano ka napauho dito sa ganitong proyekto? Wala na rin akong makain kasi, so umuo na din ako. Pero yun nga, sobrang happy ako kasi alam si Direk Kip talaga, isa yun sa mga talagang sumusuporta sa community. And syempre napanood niya ako nung pandemic and lagi niya akong inaamats, ganyan. So sabi ko naman, and happy ako kay Direk Kip kasi nakukuha niya talaga yung fantasy ng isang bakla. So talagang hindi niya ako pinabayaan sa role na to. Nasabi natin, di ba, kadalasan ng mga bakla ay coin for ano lang, punchline, butt of the joke. But this time around, no, binigyan niya ng lalim, binigyan niya ng layers ang pagiging baklang kanal at pagiging baklang tibak. So yun. Kamusta ka trabaho si Marian? Kamusta siya ang katrabaho? Ayun naman, I'm sobrang, wala lang. Malditahan lang kami, gano'n. Pero ano naman, si Mama Mario talaga, bilang isang bakla din, yan ang kinalakihan ko rin. Kasi alam mo na, Darna, Marimar, bakla fantasy talaga namin yan, di ba? So, yan isa sa mga ano idol ko din yan nung lumalaki pa na Jezabel, yes, di ba? Alam mo naman, Diyos ko, nakakaloka. Pag baklang bakla ka nung bata, di ba? Fantasy mo talaga yan. Feeling mo ikaw si Marian Rivera. Ganon. So dito na fantasy ko din siya ng malala. Kaya alam, super thankful talaga ako na talagang it was a dream come true for me. And napaka-professional ni Madam Marian. And wala, never kong nakitaan ng, alam mo yon, bigat katrabaho ang anyone sa set namin. Sobrang gaan lang talaga. And yun ang pinaka-thankful ko sa first film ko ng Sinimalaya. Loko. Ay, pinitch na sa akin, di ba? Ay! Bukatongan ko kayo eh! Di ba? Ang actually, pinag-isipan ko. Pinagantay mo. Pinagantay ko. Pero charot, hindi naman. Right away nung sinabi niya sa akin, sige, gawin natin to. Ganyan. Oo. So talagang sobrang happy talaga ako for this role. Kasi alam mo yun, kakaiba siya sa mga napapanood ko sa mainstream na mga baklang representation. Ito talaga, political ang baklang ito. Ayan. Well, alam ko may mga baklang political din naman na before, pero alam mo sa mga kamalayan na meron ako, eto talaga yung parang sabi ko, shit, kukunin ko to dahil para to sa mga nakshi ko. Ganoon! Yeah! Di ba? Ano yung role mo? Ano sa tingin mo magiging influence sa LGBT? Ang magiging influence dito sa LGBT community is talagang kapag bakla ka, hindi ka lang basta baklang atake-atake lang dyan, di ba? Hindi ka baklang joke time lang, di ba? Maaring joke time ka, pero may ano ka, meron kang lalim at meron kang kabuluhan dito sa mundong ito. At sa political na to, na political climate na to, meron tayong say, di ba? Meron tayong masasabi at may influence natin sila. Nakikinig na sila actually, di ba? Kasi last time nakapag Pride March tayo, makapag Pride, di ba? Mag Pride kineme tayo. Diba? Diba? Nilabasan ako sa sarili kong performance. Pero yun nga, ang eksena, marami tayo, hindi lang tayo nag-iisa at marami tayong istorya na mabibigay sa mainstream, sa indie, sa lahat ng platform na pwede nating ibigay, di ba? Marami tayong mga kulay, marami tayong mga eksena na alam ko, isa lang to sa umpisa or hindi man umpisa pero makakontribute to sa mga bagay na pwede nating pag
i-grow pa ng LGBT community and the queer community. Ay, ano daw? Palapit ka ng palapit sa amin. Tinatakot po kayo. Parang may bayad yun ah. Magandahan ka. Iba-ibang platform talaga nagsimula ka. Digital, ngayon naman yung cinema na. So parang, tapos meron pa rin yung platform. Tapos mo nag-calendar na. Tapos, parang simula ka ba? Nasa isip mo na makakaya mo makapower na ganito sa dami ka. Or parang it just became along the way. Or natural na lang. Well, yung ako naman nagsisimula ko kasi ang mga baklang kanal talaga nilalait yan sa internet, di ba? Parang ginagawang meme, nilalaro. Pero inisip natin na parang hala, hindi pwede mag-star ang baklang kanal kasi di ba ang community namin is kadalasan mahirap, maaasim, gano'n, di ba? Pero hindi, this time talagang magpakatotoo ka lang. And yun naman yung gusto ng mga Gen Zs ngayon at mga bagong mga bakla ngayon. Inclusive na tayo at lahat tayo may kwento at may istorya. Kaya talagang kung ano may istorya, may ipakita mo ya, be authentic, 'di ba? Ganon ang atake. Correct. Thank you.